balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao. So mga par, matapos nga po sinabi ng angas ng Pinas John Roll Casimero sa mga Japanese boxing media, matapos ito lumapag sa bansang Japan na bakang hinihintay pa daw ni Naoya Inoue mga idol para labanan siya kung tumanda na ito. Sa gayon para ma-share win daw nito ang kanyang panalo sa kanilang laban. Bagamat bukod pala dito mga idol, prangka din po na sinabi ni Casimero sa mga media na kung ayaw daw talaga ng Japanese monster na labanan siya, eh willing daw si Casimero mga idol na bumaba ng timbang sa 118 pounds para labanan ng kanyang kapatid na si Takuma Inoue para sa WBA title fight. Well, isang magandang plano to mga idol para sa angas ng Pinas. Una, pagdiskitahan nito si Takuma Inoue, pilitin na talunin niya ito sa bakbakan para galitin ng gusto at paiyakin si Naoya Inoue. Sa gayon palaga na siya nito. Bagamat gayon pa man mga idol, ang ganitong plano ni Cuadro Alas ay isang fantasy fight lamang dahil marami na pong plano si Takuma Inoue. Sa ngayon meron siyang laban kasabay pa ni Alas at pagkatapos nito mga idol, naghihintay sa kanya si Junto Nakata para sa laban nila sa unification fight. Kaya medyo malabo pa talaga sa ngayon ang sinabi ni Cuadro Alas. Sa kabilang banda naman mga idol, sa lingguhan nga po na pag-expose ni Oscar De La Hoya sa mga nangyayari sa boxing world, eh brutal nito mga idol binanatan. Ang kapwa nito promoter na si Ed Hearn, aniya mga idol, gustong gusto daw talaga ni Oscar si Anthony Joshua na siya daw talaga ang face of boxing sa UK. Pero sinira lang daw ni Ed Hearn ang imahin nito. Hindi daw ito marunong mag-handle ng kanyang mga alaga. Sa katunayan daw nito mga idol, dahil sa walang alam si Eddie Boy sa pag-handle ng kanyang mga alaga sa Matchroom promotion, 0 win at 11 losses daw ang standing nito sa Queensberry promotion ni Frank Warren. Wala pa daw kahit isang bata nito ang nanalo sa bakbakan. Who is literally 0-11 to Frank Warren this year? Bruh. This continues the Matchroom curse, meaning if you sign with Matchroom, you're either guaranteed to lose or get injured. Bagamat akala ni Oscar De La Hoya mga idol, siya na ang bumida dito dahil in-expose nito si Ed Hearn. Pero ang hindi niya alam mga idol, mas malupit pa pala ang ribat ni Eddie Boy. Aniya mga idol, si Joshua pa rin daw ang pinagmamalaki nito na cash cow. At buti pa daw siya mga idol, meron pa superstar sa kanyang promotion. Pero si De La Hoya daw mga boss, unti-unti na daw nauubos ang kanyang alaga at lumilipat na sa ibang promotion. Una daw si Canelo lumayas na. At ang mas malala pa daw dito, kinasuhan pa daw si Oscar. Pangalawa, nagpapanggap daw si De La Hoya mga idol na alaga nito si Jaime Munguia. Pero ngayon lumipat na ito sa top rank promotion ni Bob Arum. At ang pinagmamalaki daw nito na bata na si Ryan Garcia na siya na lang daw ang bumubuhay sa Golden Boy promotion, ay suspendido pa daw mga idol. At malamang daw mga idol, maghahain din daw ng kaso sa kanya si Devin Haney dahil sa kulang na pera na binayad sa kanya ni Oscar. Jaime Munguia, you pretend you represent him. You don't. He's gone to top rank.